يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته So alhamdulillah nung nakaraan pinagsal natin bago mamatay ang isang tao pinakita natin ang pruweba mula sa banal na Quran. Of course, ito ay suportado ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang kamatayan ay talagang darating sa tao. Hindi natin alam kung saan lugar, anong panahon o anong oras at tiyak ang lahat ng hinika ng Allah subhanahu wa ta'ala ay makakaranas ng kamatayan maliban lamang sa kanyang mga hindi pahintulutan tulad ng kanyang paghahari, ng kanyang mga kaharian, panulat, ang kanyang trono, ang preserved tablet at iba pang nais ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi makaranas ng pagawasa tulad ng faraiso at impyerno na kanyang kaharian. There's exemption. Kapag nabasa ninyo sa Quran na lahat mamamatay except the peace of Allah, mayroon exemption yung kaharian ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why yung nagbubuhat sa kanyang trono ng mga anghel, walong anghel, may ikatilang doon dahil sakop ito sa kaharian niya, hawak nila ang trono na kung saan nasa itaas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay sa taas ng trono, hawak nila ang isang trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay may ikhtilaf kung makakaranas sila ng kamatayan o hindi sila makakaranas ng kamatayan. But pagdating sa atin, no doubt, mga tao at mga jin, walang makakatakas sa atin sa kamatayan. So pinaksan din natin ang uri ng ang dalawang uri ng tao. Meron lamang dalawang uri ang tao, isang naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang reliyon at kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, at isang tao hindi naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang reliyon at kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. At itong sa paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa reliyon niya at kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ay meron kuntong mga tao na hahati tulad ng isa ang ipokrito, naniniwala sila kay Allah subhanahu wa ta'ala, kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at sa reliyon niya, ngunit hindi totoo yun, sila ay mga mapagkulwari. At ang isa naman, naniniwala sila, ngunit sila ay nasa labas ng reliyon ng Islam. Bagamat sila naniniwala sa Allah, kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang reliyon, pero nasa labas sila ng Islam. At ipinakita rin natin kung paano sila lumabas sa Islam tulad ng maling akida at ang mga bid'ah na paglabas sa pananampalatayang Islam, major shirk na ginagawa at mga major kufur at mga taong hindi nagsasala. So sila isakop sa mga naniniwala sa reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit nasa labas sila ng Islam. At pagkatapos noon, ipinaksa din natin ang maaaring mamatay ang tao na sa kalagayang makasalanan at hindi makasalanan. Meaning, nasa kalagayang hindi siya Muslim o makasalanan at hindi makasalanan, o meaning maraming kasalanan at makunting kasalanan. At ipinakita natin bakit nagkakasala ang tao. So bago natin pinapuntahan ang kamatayan, ipinaliliwanag natin ng maigi o detalyado ang buhay ng tao dito para pagdating ng kanyang kamatayan. Dalawa lang ang kanyang pupunta na hindi siya, either siya ay masama o mabuti o hindi mananampalataya at mananampalataya. At tinaksa natin kung bakit nagkakasala dahil sa makamundong buhay. At pagkatapos, dahil sa kakulangan sa kaalaman ng tamang fatnubay at pagsunod sa mga sarili nating mga naps na kung saan nahihilig ito sa kasamaan. But pinag-iliwanag natin, no? May tatlong klase ang naps. Napsul mutamainna, napsul lawama, and napsul amaratul bisu. But karamihan, napsul amaratul bisu ang medyo opinion ng nakakarami na ang naps ay nahihilig talaga sa kasamaan. Okay? Alhamdulillah. Now, mayroon pang isa bago tayo dumako sa kamatayan ng isang tao. Isa pang uri kung bakit tayo nakakagawa ng kasalanan because nakikinig ang tao kay Shaitan. That is the truth. Because ang trabaho talaga ni Shaitan, pangako niya na talagang uudyukan niya ang tao na mapalayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at pinahintulutan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why siya ay nananawagan o umuudyok sa tao, Muslim ba o hindi Muslim, umuudyok yan. Si Shaitan, patutunayan ko anong ayaw ba, umuudyok ba siya sa mga hindi Muslim. Sabi kasi ng iba,
Si Satan hindi niya na kailangan udyukan pa ang hindi Muslim. Ligaw na sila. No. Inuudyukan niya pa rin ang mga ito. Lahat ng tao, wala siyang pinakawawalan, inuudyukan niya ang lahat ng tao. Dahil si Satan mahilig sa masama, so gusto niya nakikita ang kasamaan. That's why ang mga hindi Muslim o walang gabay, gusto niya gumawa ng kasamaan para makita niya yung kanyang ikinalulugod, ikinatutuwa na ang kabuktutan sa kalupaan ay gawin ng tao. Mga Musliman, misa nagagawa niya, masunod ang mga panawagan o udyok ni Satan. Like for example, sa araw ng paghukom, si Satan, ito ang mga tao na kung saan pumasok sa impyerno, ay talagang sisisihin siya. Like in Quran, sasabihin nila, ikaw ang dahilan kung bakit kami naparusaan, napaparusaan sa impyerno ng apoy. Anong isasagot niya? Wama kana liya alaykum misultan, wala akong power, wala akong kapangyarihan sa inyo. Ibig sabihin, nasa sa inyo ang choice, wala sa akin. Ang sabi niya, illa ang da'autu pastajabatum. Sabi niya, maliban na sa tinawagan ko kayo, pastajabatum, sumusunod kayo sa akin. Meaning, inuudyukan ko kayo, sumusunod kayo sa akin. That is the proof na umuudyok si Satan sa mga hindi mananampalataya. Dahil malinaw, inuudyukan ko lang kayo, sumusunod naman kayo sa akin. Ganon din ang Muslim, inuudyukan niya. Wala namang hindi inuudyukan. Mga propeta at sumo, inuudyukan ng mga ito. So meaning, lahat ng tao inuudyukan niya. Kaya lang ang tao ay sumunod sa kanya. Pero sabi niya, wala naman akong kapamahalan sa inyo. Free will kayo. Napadala naman ng Allah subhanahu wa ta'ala ng matuwid na gabay. Ako naman ay nag-udyok din sa inyo. Pero ako ay hindi totoo. Nag-udyok lang ako. So, sinunod niyo ako. Hindi ko naman kayo finwersa. Wala naman akong power sa inyo para sundin niyo ako. So, kayo ang sumunod sa akin. So, sabi na, sasabihin pa ni Satan, Palatalumuni. Huwag niyo ako sisiin. Walumuan po sa kum. Sisiin niyo sarili niyo. Bakit kayo sumunod sa akin? So, meaning, si Satan ang dahilan, one of the reason kung bakit ang tao ay nagkakasala. At alam natin, walang ibang lunas o gamot para labanan si Satan maliban lamang sa tamang patnubay. Ito lang ang tamang sandata para si Satan ay magapi ng isang tao. Tulad halimbawa, bago bumaba sila Satan, Iblis, Awa at si Adam alayhisalam, sinabihan na sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, kun nahbitu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Magsibaba kayong lahat dito, sabi niya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tatlong ito, dahil sila'y sumuway kay Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman dumating sa inyo ang aking patnubay mula sa akin, kailanman dumating sa inyo, meaning padadala siya ng propeta, ng mga sugo, ng mga kasulatan, padadala ang Allah subhanahu wa ta'ala, dahil maglilikha siya ng generation by generation dito, dahil pangako niya yon sa mga malaika na maglilikha siya ng khalifa rito o generation by generation. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa sino mang sumunod, pamantabia, meaning ang kanyang huda, pamantabia huda, hudaya, meaning sino mang sumunod sa aking gabay, wala khawfun alayhim, wala hum yahzanun, wala kang dapat ikatakot, ikalumbay. Meaning, wala kang katakot sa kabilang buhay, kalumpay sa iiwanan mo sa mga malam sa buhay, dahil ginabayan mo rin sila, may gawin sa pala, wala kang dapat ikalungkot, ikalumpay, because of the guide. That's why, ito ang panlaban kay Satan, ang guide. That's why, ang isang tao na walang guide, especially ang hindi mananampalataya, talagang hindi niya kayang labanan si Satan. Especially ang nafs natin, dalawang bumubulong, nafs and then Satan, mahihirapan ka talaga. Eh kung ang Muslim, misa nahihirapan, yung pakayang walang guide. That is the reason kung bakit ang tao ay nagkakasala, because of Satan. Now we know the reason kung bakit tayo nagkakasala, dunya, our nafs, kulang sa kalaman, and of course, our enemy number one, Satan, Iblis. So, yan ang dahilan kung bakit tayo nagkakasala. That's why ang tao maaaring mamatay kapag sumusunod sa ganito ng isang napakasamang tao. O kaya kung hindi naman sumusunod, mamamatay siyang napakabuting tao. Dakuhan natin ngayon ang ating kamatayan. Kamatayan ng mga tao. But gusto kong malaman, ang araw ng paghuhukom sa tao ay magsisimula sa kanyang kamatayan. Meaning, ito na ang judgment day niya. Kailan magsisimula ang araw ng paghuhukom sa isang tao? On the spot, pagkamatay niya, pagkahiwalay ng kanyang kaluluwa, mag-uumpisa na ang hukom sa kanya. But mayroong kaibahan. This is a sabihin natin, minor judgment. Meaning, minor lang to. Iba ang
major judgment sa araw yun ng pagtinding natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga punishment, this is a minor hisab in barzakh, at ang major hisab o punishment kapag tayo ay babangon na. So meaning, may judgment na nito, alam na ng mga tao kung saan siya pupunta, alam niya na ng tao kung siya, anong mangyayari sa kanyang libingan, anong bliss, anong pagpapala, anong kaparusahan, ang dinadala sila. Meaning, napaparusahan na sila, either torment or punishment, because of judgment. Paglabas ng kaluluwa, malalaman na ng tao kung siya kinapuotan ng Allah subhanahu wa ta'ala o kinalugtan. That is a judgment. Yan ay hukom na sa kanya yan. But this is a minor judgment, at a major judgment ay sa araw ng pagkabuhay na muli. And there are so many dalil na ito ay judgment na sa isang taong mamamatay ba tumitman o masamamang tao. Ito ay simula na ng kanyang hukom dahil malalaman, uukuman na siya kung saan siya mapupunta at kung siya ay pupasok sa paraiso o impyerno. Makikita niya sa kanyang libingan niya, ipakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kalalagyan sa araw ng paghukom. So kung tatanong natin, kailan ang judgment day? Pagkamatay ng tao, that is the judgment day. But this is a minor judgment, at ang major judgment sa araw ng paghukom ang pinakamalaking husga ng Allah subhanahu wa ta'ala, at mananahanan nito sa dalawang tahanan na walang hanggan, ang impyerno at paraiso. Now, ang tao, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kamatayan sa isang tao ay pasakit. Ha? Sabi niya, la ilaha illallah. Sabi ni Aisha radiyallahu an, bago mamatay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang huling bigkas, la ilaha illallah. Kailangan ito ay mabigkas ng isang Muslim bago siya mamatay. Ugalihin natin o ipayo natin sa mga namamatay na sa harapan natin, na pabigkas natin ang shahada sa kanya, na ito'y maging last or final saying niya bago siya mamatay, at napakainam nito. That's why minute mismo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagsasabi palagi ng la ilaha illallah, la ilaha illallah. At sinasabi niya, ang kamatayan, sabi niya, ay isang pagdurusa. Ang kamatayan ay isang pagdurusa o pasakit, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Meaning, ang kamatayan ay walang makaliligtas sa pasakit. Even na ikaw ay Muslim o hindi Muslim, walang exemption. Even na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya exemption, bagamat marami siyang speciality kay Allah subhanahu wa ta'ala na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya ibinigay sa mga unang propeta at sugo. Pero pagdating sa kamatayan, walang exemption. Ang lahat ay nakakaranas ng pasakit, pagdurusa, mapabata, mapababae, mapalalaki, mapamatanda. Walang exemption sa pasakit ng kamatayan. That's why, one of the proof, nang sa huli, si Malakal Maut, kapag siya na lamang ang natitira, sasabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon pa bang nabubuhay? Mayroon pa bang natitira? Sasabihin niya, Ya Allah o aking Panginoon, tayong dalawa na lang ang natitira. Okay, kung ganun, hindi dyan dapat matira. Dapat lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, hugutin muna ang iyong sariling kaluluwa. Meaning, kunin mo na rin ang kaluluwa mo para mamatay ka na rin. So, pumunta siya sa kailaliman ng lupang ito at pumesis sa gitna ng langit at lupa, at mismo inilabas niya ang kanyang kaluluwa. At narandaman niya na sinabi ni Malakal mo, sabi niya, that is a scream, ha? Ito ay sinsigaw na magmumula sa kanya. Ganito pala kasakit ang namamatay, sabi niya. Ganito pala kasakit, mayroon nararamdaman ang namamatay. Kung alam ko lamang na ganito kasakit ang namamatay, naging mahabagin sana ako ng higit sa mga Muslim o mga mabubuting alipin ng Allah sa oras ng kanilang kamatayan. Ngayon, sabi niya, kung sana noon, alam ko na itong ganito kasakit to, naging mahabagin ako pag kinukuha ang kanilang kaluluwa. Kung naging mahabagin na siya, meaning, lalo siyang magiging mahabagin sa mga mananampalataya kapag kukunin ang kaluluwa. Ganun pala ang namamatay. Mayroon palang sakit o pagdurusa gaya ng sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi lang yun. Makikita natin ang mga taong namamatay, hindi sila namamatay nang walang dahilan.
Lahat ng taong mamamatay ay mayroong dahilan. Even na siya ay natutulog lamang. Hindi natin alam kung anong pasakit ang naranasan niya, kung bakit humiwalay ng lubusan ang kanyang kaluluwa. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam yan. Even ng mga sanggol sa loob ng tiyan, mamamatay silang may karanasang nahirapan sila. Like for example, ang nanay niya, namatay siya. Of course, bago siya mamatay, may buhay siya hanggang sa nakikita mo ang tiyan ng nanay, alos umaanon, dahil ang bata ay nasasaktan, hindi makahinga dahil patay na kanyang nanay. So there's so many reason kung bakit mamamatay tao, iba-ibang dahilan. Ito ay isa ring pagdurusa o hapdi bago mamatay ang Muslim o hindi Muslim. At paglalabas ang kaluluwa, mararamdamin din natin ang mga pasakit ng paglabas ng kaluluwa. Ngunit ang kamayroon tayong kahibaan nga lamang sa mga hindi mananampalataya. Hindi tayo magtatagal sa pasakit na yon, hindi katulad nila, napakatagal nilang maghihirap bago makalabas ang kaluluwa sa pasakit na paglabas ng kaluluwang ito. That's why, walang kontradiksyon ang sinasabi na ang kaluluwa ng Muslim ay lalabas ng napakagaan. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, like a water in the container. Parang ibinuhos mo lang yung tubig mula sa isang sisid lang, ganun kabilis lalabas ang kaluluwa ng Muslim. Meaning, nahirapan siya, nakaranas siya ng pasakit, ngunit hindi matagal. Ibibigyan niya agad ang kaluluwa, hindi siya makakaranas ng matagal. Hindi katulad ng mga kufar, kung saan naninirik ang mga mata, naninilamsik ang mga mata, kung saan ang likod ay tumataas, kahit nakahiga sila, mula sa sahig ay umaakyat itong napakataas, subhanallah, at makikita mo, ang mga ito, hindi mo maintindihan ang kanilang sitwasyon o mga mukha sa oras ng kanilang kamatayan at madidilim ang kanilang mga mukha. Hindi katulad ng mga Muslim, nakarandam siya ng pasakit sa paglabas ng kaluluwa. Ngunit napakabilis ng pagluwal nito at makikita mo ang kasiyahan, liwanag sa kanilang mukha. Ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganitong tao na madadatnan ng kamatayan na nauna sa atin. In the time of the death, Shaitan will appear. Walang pipiliin to. Mapamuslim ka man o hindi Muslim, Shaitan will appear. Paralinlangin niya ang tao. That's why kung ikaw ay nasa harapan ng yung tiyuin, siya ay nasa bingit na ng kamatayan, yaong nakikita niya ang mga malaika na may dalang pambalot, nakikita niya ang yung Shaitan na kung saan nagdi-disguise. Kasi sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, si Shaitan ay dumarating sa inyo sa anumang panahon, even na kumakain, natutulog, nakikipagsiping sa mga asawa, even na sa uling ininga natin ay dumarating ito at nag-aanyo ito ng mahal natin sa buhay. Halimbawa, ang mahal mo sa buhay ay ang imang. So kasama mo ang imang na yun, mahal na mahal mo siya, alam ni Shaitan yun dahil may mga jin tayo na kung saan bodyguard o batahuan ni Shaitan, alam nila kung sino ang mahal mo sa mundong ito, yun ang ipakikita ni Shaitan sa kanyang mukha na magdi-disguise siya at pagkatapos ay linlangin kanya kung saan kanya gustong linlangin o dalhin sa kawalang pananampalataya. Kung Muslim ka, pipilitin niyang ilayo kanya sa tamang Islam. Sa huli-huling pagkakataon, hindi siya nawawalang pag-asa o nasisira ng loob. Even na iyong final death mo, pakikikuhanan niyang makatalikod ka sa Islam. Yan lamang, kapag alam natin, wala nang mangyayari, sabi natin, ang knowledge ay wala lang saysay si Iblis. Kapag ang Muslim ay maalam, si Iblis ay parang langaw na lamang na lumilipad-lipad sa harapan ng Muslim na walang epekto at wala siyang nagagawa because of the knowledge in Islam. That's why hindi niya na kayang iligaw to. Pero hindi siya masisiraan ng loob. Gagawin at gagawin pa rin niyang magpakita sa anyo na mahal mo sa buhay upang ilayo ka niya, linlangin ka niya. Like for example, ang nanay mo namatay na hindi Muslim, namatay siya hindi Muslim, mahal mo siya, kukunin niya ang mukha nito at sasabihin sa iyo, o aking anak, ikaw ay huwag mong hayaan na hindi ka mamatay nang wala sa reliyong Kristiyano. Kapagkat ang sino mang mamatay sa reliyon na wala sa Kristiyano, ito ay hindi tatanggapin sa kabilang buhay. Pipilitin ka niyang ganyan. Kaya kung wala kang knowledge, there is a possibility tatalikod ka sa Islam. Ngayon, inay, nakikita na kita, galing ka na dyan, pinaniniwalaan mo yan, at pinanggalingan mo na yan, pinaniniwalaan kita na babalik akong Kristiyano. That's why, ang taong ito, sa kahuli-hulihang sandali, dahil sa lack of knowledge, tumalikod siya sa relihiyon bago dumating ang kanyang kamatayan. Subhanallah, ipalayo tayo ng Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang mga hindi mananampalataya.
marami kayong karanasan na makikita o maririnig bago sila mamatay. Mararamdaman nyo, maraming experience karanasan to. Nandyan na si nanay, nandyan na si lolo, nandyan na si kapatid ko, dinadalaw na ako, sinusundo na ako, magpapaalam na ako. That is the gene. That is the gene. At sila ay may possibility sa sabihin dito na maging matatag ka sa iyong kamatayan, magalak, matuwa ka sa iyong kamatayan sapagkat ang iyong reliyon na Kristiyano, ito ang kaligtasan. Walang patay na doon, kundi si ang gene ang nandoon. That's why lililangin niya pa rin to hanggang sa mamatay na hindi mananampalataya. So, meaning, bago mamatay ang tao, sa bingit ng kanyang kamatayan, lilitaw-lilitaw ang isa sa kampon ni Iblis o mga jin para linlangin niya ang tao na mamatay ng walang pananampalataya, mapamuslim man o ito man ay hindi Muslim. Alhamdulillah. Now, dako tayo sa sinabi na kung saan ang kaluluwa ang kumukuha nito ay ang mga anghel. Bago ako dumako, kailangan detalyado, mabasa nyo sa Quran to. Dahil sa kontradiksyon ng Quran, baka sabihin mo o mabasa mo ang mga hindi mananampalataya, inilabas nila ito, kontradiksyon ito. Anong pinakikita nila ang paghugot ng kaluluwa o pagkuha ng kaluluwa? Una, gusto nating malaman bago tayo dumako kung sino ba talaga ang kumukuha ng kaluluwa. Dalawa dito sa Quran ang mababasa natin sa ayat. A'udhu billahi minash shaitani rajim. The first ayah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hinal mautiha. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang kumukuha ng kaluluwa sa sandali ng kamatayan. Malinaw. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang kumukuha ng kaluluwa sa sandali ng kamatayan, meaning ng kanyang magalinika. In another ayah, hatta idha jaa ahadakumul maut tawaffathul rusuluna. Hanggang sa dumating ang kamatayan, hanggang sa dumating si Malakal Maut, ang anghel ng kumatayan, at ang kanyang mga kawaksi, Rasuluna, yung nakikita nito, marami to, yung kasama niya, nakukuha ng kanyang kaluluwa. So dito, ang kukuha ng kaluluwa, alam natin si Malakal Maut ang magpalalabas. Sino magbabalot pagkalabas? Yung kanyang mga kasamaan. Okay? Si Malakal Maut ang magpapalabas ng kaluluwa. Okay? Now, dito sabi niya, ng ayah, sabi ng Al-Sumatala, ang kamatayan, sino kumukuha sa kamatayan o kaluluwa? Ang mga anghel. Ang anghel, si Malakal Maut. Okay, kasama ang kanyang mga kasamaan, rusulo na. Mga mensahero, messenger na kasama niya. But, sa isang ayah, wama kana linapsi ang tamuta illa biidnillah. At walang sino man maaaring mamatay maliban sa pahintulot ng Allah. So, paano ba yung namamatay? Paglabas ng kaluluwa. So, sino kumuha ng kaluluwa? Sa isang ayah, si Allah subhanahu wa ta'ala. And then sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang maaaring kumuha o mamatay maliban sa pahintulot ng Allah. Meaning, siya ang kukuha ng kaluluwa. Sa isa sabi niya, sa ang mga anghel ang kukuha ng kaluluwa. So, paano natin ito i-recognize? Paano natin pagkakasunduin ang dalawang ayah para mawalan tayo ng confused? Unang-una, ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang kumukuha ng kaluluwa, meaning siya ang nagbibigay ng kamatayan. Paano ba mamamatay ang tao? Kailangan tanggalin ang kaluluwa. So meaning, ang Allah subhanahu wa ta'ala kumukuha ng kaluluwa by way of what? By way of kamatayan. Sa pamamagitan, meaning para sinabi niya, ako nagbibigay ng kamatayan. In what way? Pahuhugot ko ngayon ang kaluluwa. Meaning, ipahuhugot niya. Meaning ang Allah subhanahu wa ta'ala ang kumukuha ng kaluluwa, siyang nagbibigay ng kamatayan at utos niya sa mga malaika na kunin ang kaluluwa. Hindi ang mga anghel ang totally kumukuha ng kaluluwa, kukunin lang to kapag pag-inutos lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Now, dahil ito'y utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, meaning siya ang nagbibigay ng kamatayan, siya ang kumukuha ng kaluluwa sa pamamagitan ng ipag-uutos niya sa mga malaika, kunin niyo ang kaluluwa. Sino ang nag-utos? Ang Allah. So, sinong kumukuha ng kaluluwa? Ang Allah. Hindi siya ang huhugot, kundi ipinag-utos niya siyang kukuha ng kaluluwa at uhugutin to ng mga malaika. Ganon din naman sa mga tao eh. Kapag nag-utos ka ng masama, di ba? Hindi ka kasama doon sa ginagawa ng kasamaan na inutosan mo. Okay? Pero pag nahuli yung mga taong yun at sinabi nilang ikaw ang nag-utos nun, ikaw ang may malaking kasalanan. Di ba? Dahil ikaw ang nag-udyok na gawin nila ang masamang bagay. Ganon din.
Pagdating sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nag-utos ng kabutihan o ng kamatayan. Of course, kung di utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi gagalaw, kikilos ang malaika para kunin ng kaluluwa. That's why malinaw na ang kumukuha ng kaluluwa ay ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagbibigay ng kamatayan at sa pamamagitan ng pag-uutos niya sa mga malaika, kunin niyo ang kaluluwa. Meaning sa kanya ang order. Kaya hindi maaaring mamatay ang tao na hindi pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang makakakuha ng kaluluwa maliban sa pahintulutan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Now, dako tayo sa taong Muslim muna, nalalabas ang kanyang kaluluwa. Ano ang mangyayari sa panahon na ang kaluluwa nito ay lalabas na? Kapag ang kaluluwa, remember, ay lalabas na, ang mata ay nakatingin sa kaluluwa. Except siguro if there's a reason, like for example, mga natutulog, no? Hindi na nagising, nakikita natin hindi naman nakadilat ang mata. Okay? But madalang lang yan. But generally, makikita natin pangkalahatan, kapag ang tao namamatay ay nakadilat ang kanyang mata. Why? Sapagkat sa oras ng paglabas ng kaluluwa, mismo siya ay sasaksi siya sa kanyang kaluluwang lumalabas. Mismo siya, sumasaksi siya ang tao sa kanyang kamatayan. That's why ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, kapag ang kaluluwa ay lalabas na, ang kanyang mata ay naka-fix, meaning nakatitig ito, fix na ito. Hindi na aalis yun hanggang sa pagkatanggal ng lubusan ng kaluluwa sa kanya, fix na yon, hindi nagagalaw. Kaya sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, after that, ipikit nyo ang kanyang mata. So meaning fix na yon, nakadilat na yon. Tinitignan niya ang paglabas ng kanyang kaluluwa at habang nakikita niya ang ibang daigdig na hindi na nakikita, ang daigdig na ito kahit sa tabi niya, hindi niya nakikita yung kung sino na sa daigdig. Nakikita niya na lamang ang kanyang kaluluwa, si Malakal Maut, yan ang kanyang nakikita. Kung ikaw ay matulit, sometimes ang paraiso, ipakikita ng Subhanallah, sometimes ang impyerno, kung masama kang tao, ipakikita yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag kaganon, ipikit nyo ang mata paglabas ng kanyang kaluluwa. At huwag na huwag kayong magsasalita ng anumang salita ng laban sa isang namatay. Kundi kailangan ay mabubuti lamang sapagkat mayroong mga malaikang darating, especially ito sa sino mang mamatay na Muslim, especially ito, ang sagot lang nila ay palaging amin. That's why sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag na huwag kayong magsasalita ng pangit sa mamamatay, because kapag sinabi nyo, in this time may mga malaikang bababa pagkamatay niya at ang sasabihin nila kahit ano sabihin mo, amin, amin, amin. Kung magsasabi ka masama, amin. That's why iwasan nyo magsalita sa harapan ng isang namatay na Muslim na masama para ang mga anghel ay hindi bumanggit ng amin. Ang ibig sabihin niya, Allah, dinggin mo ang kanilang sinabi o panalangin o dua, subhanallah, kailangan puro mabubuti lamang. Now, dakuhan natin ang Muslim na kung saan mananampalataya na lalabas ang kanyang kaluluwa. Ang hadith na ito ay kay Al-Bara radiyallahu an bin Asim. Isinilaysay niya ito, sabi niya, kasama namin ang mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang ito ay maglibing, ngunit wala pang hukay, hindi pa nakahukay ang mga tao, so naupo muna sila habang inuukay ang libingan ng isang Muslim. So umupo sila, and then ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, 3 times siyang tumingin sa langit, sa lupa, and then sa langit, sa lupa, then sa langit, sa lupa, and then sinabi niya, Ya Allah, ako'y nagpapakupkup sa iyo laban sa kaparusahan ng libingan. Allahu Akbar. So inshallah sa susunod, dadako sa barsa kung anong mangyayari pagbalik ng kaluluwa sa tao, inshallah. So meaning, mayroon parusa sa libingan. And then sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba, habang sila'y nakahupo, habang inuukay ang libingan na namatay na kanilang kapatid sa pananampalataya at kapatid natin sa pananampalataya, sabi niya, nagpatuloy ang Prophet sallallahu alaihi wasallam pagkatapos niyang magsabi, Ya Allah, ako po'y nagpapakupkup sa inyo laban sa kaparusahan ng libingan. At ito ay lubos na kinatatakutan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kaparusahan dito kaysa kay Masjid Dajjal. Dahil ang parusa dito sa mga kaluluwa at torment naman sa katawan ay hindi natin alam. Ito ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nakakalam kung anong maaaring parusa sa kaluluwa ang ibibigay niya para matikman o marandaman din ng kanyang katawan na nakaratay o nakahiga, kahit durog, kahit abo o buhangin ito o likabok na ito
sa ayaw sa gusto natin. This is a al-gaib, unseen. Ito ang Allah subhanahu wa ta'ala lang ang nakakalam, hindi natin i-detalye dito o i-report ang wala tayong dalil sapagkat unseen ito. I-report lang natin kung anong i-report ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at ng sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo pwedeng magdagdag, hindi tayo pwedeng mag-invento rito sapagkat ito ay unseen, mahirap na topic ito. Lilitaw na, parang alam mo ang mga bagay na nakatago, lilitaw na ito'y pagtatambal. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, kapag gumawa ka o umimbento ka nang wala na matibay na ebidensya mula sa Quran o kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. So sabi niya, O Allah, this is evidence na mayroong trial sa grave. Sabi niya, Ya Allah, nagpapakupo ako sa inyo laban sa kaparusahan ng libingan. And then he continue, sabi niya, kapag ang alipin ng Allah, meaning kapag ang isang Muslim ay mamamatay na, nasa sitwasyon ng de-departure na sa kanyang katawan, de-departure na sa mundong ito, at aalis na ang kaluluwa niya sa kanyang katawan. Okay? Halos umenter na. Meaning, halos makikita na niya ang kabilang buhay. Kasi kapag lalabas ng kaluluwa, bro, mga brother and sister, hindi na ito makikita natin. Makikita na natin ang kabilang buhay. Meaning, ang third dimension. Anong mangyayari o ano na, like for example, the jinn, hindi mo nakikita. The malaika, hindi mo nakikita. Makikita mo na yan. Okay? So, in this situation, bago siya pumasok sa buhay na yon, itong buhay na susunod, ang pangatlong buhay, after sa dyan, sa dunya at buhay sa barsak, ang mga anghel ay bababa mula sa kalangitan. Okay? Bago siya, mamaalam dito. Okay? Bago siya pumasok sa susunod na daigdig, bababa muna ang mga anghel mula sa kalangitan. Ang mga anghel na ito, kapag mabuti ang mamamatay, ang mga anghel na darating sa kanya, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanilang mga mukha ay mapuputi, nagniningning, bright like the sun, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At mayroon silang dala-dalang pambalot para sa iyo, para sa iyong mamamatay na Muslim. So mayroon silang dalang pambalot mula ito sa paraiso. Ah, remember, ang pambalot sa isang mananampalataya, galing ito sa paraiso, ang ipambabalot sa kanya. At ang bangon ito, walang kasing bango sa mundong ito sapagkat ang bangon ito na pambalot ay bango din nang galing doon sa paraiso. At itong mga malaika na ito, na rusulo na, na binanggit natin kanina kasama ng malaikal mode, ito'y mga messenger niya o mga sundalo niya o kasama niya, sa abot ng iyong tanaw, meaning sa abot ng iyong tingin, doon sila. Makikita ng isang malapit ng mamaalam dito, almost papasok na siya sa kabilang buhay, makikita mo ang mga anghel na ito na napakalayo, abot tanaw mo. So may dala silang pambalot, mabango ko, ito'y galing paraiso at ito ay napakaganda na pambalot. So in this situation, makikita ito. Then darating si Malakal Maut, meaning mauuna sila. Then darating na si Malakal Maut. Malakal Maut, if this is a adjective, marami ang Malakal Maut. If this is a noun, only one Malakal Maut. But ginamit nilang dalil ang Quran na sinabi, what is the ayah? 32:1 sajada, surah sajada, Kul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukilabikum. Wukilabikum na nakatutok sa inyo. Sa malakal maut, ang mga malakal maut na nakatutok sa inyo ang siyang yatawaffakum, ang siyang kukuha ng inyong kaluluwa. Meaning, anila, bawat tao ay mayroon malakal maut. Bawat malakal maut, mayroon siyang kasama. That's why napakarami talaga ng anghel ko kumpara mo sa tao. But sabi nila, if this is a now, this is a only one malakal maut. But sabi nila sa aya, ang malakal maut, marami. Kaya lang bawat tao, mayroon siyang malakal maut. So, there's no big deal. Allah knows best kung ito isa o marami. Wala namang big deal dyan. Ang mahalaga dito, ang malakalmot na kukuha ng kaluluwa ng isang tao, mananampalataya man o hindi mananampalataya. So, after the angels, yung maraming yaon, may dalang pambalot. Ha? Naghihintay sa inumahugot ni malakalmot ang kaluluwa para ibalot nila. So, bababa ngayon si malakalmot at maglulugar siya sa iyong uluhan na ikaw na Muslim. Pupunta siya sa uluhan mo at bibigyan kanya ito na ang judgment, minor judgment,
Ito na, itong minor na ito, patungo na rin sa major judgment to, malalaman mo na rin na doon ka na rin eh. Kung nakikita mo para isa sa pilibigan, magamat minor lang nangyayari dyan, mga minor bliss, mga minor lamang na mga pagpapala, o biyan sumantala, makikita mo na rin yan, parang alam mo na rin papasok ka in major bliss eh, sa kabilang buhay, sa malaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So in this situation, that is the time na i-judge ka na ng malaika, prove the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sasabihin niya? Ng malakal mo, o ikaw na mabuting kaluluwa. That is judgment. Meaning, mabuti kang kaluluwa. Alam mo na ngayon, hinatulang ka na dahil papasok ka na in the next life, ahatulang ka na oras ng paglisan mo ng kaluluwa, o mabuting kaluluwa. That is the judgment. On the spot, i-judge ka na ni malakal mo from the command of Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay mabuti. Kung ikaw ay mabuti, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at naging mabuti ang buhay mo sa libingan, ang lahat ay magiging mabuti na hanggang sa araw na paghuhukom. That is the judgment. On the spot na kapag lilisan na ang kaluluwa, kukunin na ni malakal mo, papunta ka sa na next life. Sas malalaman mo na kung ano ang pag-uri-uri ng tao, masama ba o mabuti, maja-judge na siya. Dito sabihin natin, ito masama siya. Masasabi ba natin sa kabilang buhay, talo siya? Hindi. Pero doon maja-judge na siya. Masasabi na natin na napakasama ang kanyang hahantungan because of the judge ng malakal mo from Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sasabihin niya? O ikaw na mabuting kaluluwa, mapayapang kaluluwa, lumabas ka para sa pagpapatawad ng iyong Panginoon, para sa ikalulugod, kalulugod mo, mula sa gantimpala ng iyong Panginoon, lumabas ka sa, para sa, mula sa kasiyahan ng iyong Panginoon, lumabas ka, lumabas ka. Ang daming judge doon, ano sabi niya? Lumabas ka sa iyong sa ikakapatawad ng iyong Panginoon. Mayroon patatawarin ka na gawa. Lumabas ka na. Huwag ka na magtago sumiksik sa katawan ng taong yan. Lumabas ka para sa kasiyahan ng Allah. That is a good news. That is a judgment. Allahu Akbar. So dito ang isang kaluluwa ng Muslim because sa magandang maririnig niya, yes, makakaramdam siya ng sakit. Pasakit sa paglisan ng kaluluwa. Pero hindi ito matagal. Madalian lamang ito sapagkat mabilis siya lalabas sa katawan ng isang Muslim. Sabihin na natin, one breath, two breath, three breath, then wala na ang anuluwa ng isang Muslim. Ganun lang katagal na siya ay nasaktan, pero napakagaan ng paglisan siya, kaya hindi matagal ang pasakit na kanyang mararanasan. That's why sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang taong ito, kaluluwa ng Muslim kapag lumabas, para lamang siyang lumabas sa isang sisidlan na container na kung saan ang tubig ay parang lumabas na doon. Mabilis, ganun kabilis. Dahil agad-agad siyang lalabas kapag narinig niya ang magandang judgment o balita na ito ay agad-agad na lalabas ang kaluluwa ng isang Muslim. Sa paglabas ng kaluluwang ito, alam niyo ba, ang lahat ng mga anghel sa kalangitan, lahat ng mga anghel sa kalangitan at kalupaan, ang mga ito ay magpo-pronounce ng sala para sa kanya. Ang sala na ibig sabihin dito, lahat sila hihingi ng kapatawaran sa iyo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Alam niyo naman ang malaika. Hindi rin basta tinatanggihan niyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nagkakasalayan. Malakas ang kanilang panalangin at dua. Can you imagine, mula lupa hanggang kalangitan, kapag lumabas na ang iyong kaluluwa na mabuti ka, nagpakabuti kang Muslim, Allahu Akbar, lahat sila ay humihingi ng patawad kay Allah subhanahu wa ta'ala para lamang sa iyo. Allahu Akbar. In this situation, ang lahat ng mga pintuan ngayon, bago ka iakyat, ang mga pintuan ay magbubukas sa iyo doon sa mga kalangitan. Allahu Akbar. At alam niyo ba, bawat bantay ng mga nasa pintuan, sa bawat heavens, ay nagsusumamo sila kay Allah subhanahu wa ta'ala na itdaan, iparating ang kaluluwa ng taong ito sa kanila. Gustong gusto nilang maamoy, gustong gusto nilang makita ang isang matuwid na kaluluwa ng isang matuwid na Muslim na makadaan sa kanila. Ang Muslim na ito na iba, ibinalot na ng mga malaika pag ito ay umakyat niya. Okay? So, when the angel of death, meaning ang kaluluwa nito ay almost nakuha na, lumabas na, agad-agad ang iyong nakikita mong malayo, abot ng tanaw, nasa tabi mo agad yan, para ibalot ka na nila. Ha? Walang one of the blink of eye, walang ganun, hindi man isang kurap, maibabalot ka nila. Ha? Walang isang kurap sa atin, isang kurap ng mata, wala, ganun kabilis ka nilang maibabalot. Napakabangong pambalot.
Walang kasimbango sa kalupang ito dahil pango ito mula sa paraiso at napakalambot na pambalot, napakalambot na ibabalot sa iyo ng mga anghel ang pambalot na ito. Alhamdulillah, clothes from Jannah, remember, ang pambabalot at ang bango galing din sa Jannah. Okay, so kapag ito ay nakuha na ng mga kanyang kasamaan, naibalot na ito, ha? Mag-aamoy ito ng mabango-mabango. Okay, mag-aamoy na hindi mo mababango sa kalupang ito, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then, iaangat na o iaakyat na siya ng mga malaikang ito doon sa itaas ng kalangitan. At bawat anghel na makakakita, makakaamoy, alam nila eh, mabango, maganda yung pambalot. Sabihin nila, sino yung mabuting kaluluwa na yaan? Ha? Sino naman yung mabuting kaluluwa na yaan? Alam nyo, ang isasagot ng mga anghel ito, yung pinakamagandang pangalan sa mundong ito, anak ito ni ganito, ni ganito, ni ganito, sasabihin ng mga malaika. Ito ay mula pa lamang sa lowest heaven. And then, ihingi sila ng permission to enter the first heaven. At alam natin, nagbukas na ito at papapasukin na ito up to seven heavens. Up to seven heavens. And then, sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala from Surah Al-Mutaffifin, I know, as far as I know, nabasa nyo na ito, itala nyo siya sa Iliyun. Iliyun. Ha? Iliyun, ito ang talaan ng mga kaluluwang mabubuti. So, meaning, meron kasing tafsir dito na iba, ang Iliyun ay lalagyan ng mga kaluluwa na mabuti at masama. Pero actually, ito ay talaan ng mga mabubuti, ang Iliyun, ang mga kaluluwang mabubuti. Okay? Because si Jin, yun ay sa mga masasama. Iliyun is from para sa tataan ng mga mabubuti. That's why dito, pagdating sa seven heaven, sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, itala niyo siya sa Iliyun. Meaning, ikaw ay nakatala sa mga talaan ng kaluluwang matutuwid. Allahu Akbar. Makikita mo na talaga ma-judge ka din. And then pagkatapos ay, hindi ka nila itatapon mula sa taas. Dadaling ka nila ng may respeto ang mga anghel na daladala kanila at ibabalik kanila doon sa iyong libingan kung nasaan ang iyong katawan para muling ipagsama. Pero remember, ang pagsasama ng kaluluwa at body rito ay hindi katulad ng pagsasama natin sa mundong ito. According to Ibn Taymiyyah rahimahullah, itatabi lang siya sa iyo para magkakadikit, magkakaroon lang ng touch at makakarandam ang iyong katawan. Mabibigla ka, magkakaroon ka ng tama, parang alam mo, sabi ng Prophet, maririnig nyo ang hakbang ng mga taong huling aalis because of body and soul, ibabalik sa inyong libingan. Yan ang time na kung saan maya-maya ay mag-a-arrive si Munkarat Nakir, isang blue na anghel at isang maatim-maatim na anghel. Inshallah, sa susunod natin, dadako niyang bit by bit tayo. Dumako muna tayo sa paglabas ng kaluluwa, then sa susunod, kung ano mangyayari sa pagtatanong o trial sa libingan. Sunod-sunod, arrangement para malinaw ito. So, pagkatapos maitala sa Iliyun, sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, okay, ngayon na itala na siya, ibalik nyo na siya sa kalubaan sapagkat na ipangako ko na ibabalik ko sila kung saan ko sila lilikha. That's why ibabalik na ang kaluluwang ito na ibababa ng mga anghel hanggang doon sa iyong libingan, doon sa katawan. At para pagsamahin at para sa ganun ay makarandam ka pansamantala ng mga yabag ng mga taong aalis ng mga mahal mo sa buhay na kung saan hanggang doon ka na lamang, wala ka nang makakasama. At until finally, maya-maya, mag-a-arrive ang dalawang malaika para i-trial o i-test ka sa pamamagitan ng pagtatanong nila. Dadakuhan natin ito, insyaAllah, sa susunod. Okay? Now, that is a good Muslim. Okay? Ang ganda. Ang sarap. Ang ganda ng judgment. Napakasarap. Pati paglabas ng kaluluwa, magmamadali because of the judgment ay magandang balita. Dakuhan natin ang isang hindi mananampalataya. Yaong mga masasamang tao na walang pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang mga kaluluwa ng ito ay huhugutin na, alam niyo ba, kapag kinuha ang kaluluwa, para kayong nalulunod. Iyon ay isang pagdurusa, nalulunod ka, para kayong nalulunod sa tubig. Di ba masakit yun? Bawa, hindi ka marulumangoy, tapos namubukan, malulunod ka. Ganun ang nararamdaman ng paglabas ng kaluluwa ng mga hindi mananampalataya. Para silang nalulunod. Kaya mababasa nyo, wannazi'ati gharqa. Ako'y sumusumpa, sabi ng Subhanallah, sa mga anghel na humuhugot ng kaluluwa ng mga hindi mananampalataya na mayroong pagmamalupit, hibagsik. At dito makikita nyo
Ang angel, pag nire-remove ang kaluluwa ng hindi mananampalataya, makakarandam sila ng kahirapan na parang nalulunod sila. Kaya mararandam niya, gumagano sila, nalulunod sila. Ayaw pa naman umalis ng kanilang kaluluwa, kaya tumatagal ang kanilang pagdurusa dahil ayaw niyang umalis dahil sa masamang balita para sa kanila. Remember, ha? Ang kamatayan lang ito ay para silang nalulunod kapag hinuhugot na ang kanilang mga kaluluwa. At ito rin mga hindi mga mananampalataya, hindi lang yun. Kapag sila ay kinukuhanan na ng kaluluwa, dahil ang kaluluwa nila ayaw nilang ibigay, alam nyo bang pinaparusahan na sila ng mga malaika? Pinagpapapaluna ang kanyang mukha at pinagpapapalo ang kanilang mga likuran itong na mga malaika nito. Tulad halimbawa, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, let's take a look. What ayah is this? Like this. Sabi niya, walau tara idha dhalimuna fil gamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim and then akriju anfusakum. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kung mapagmamasdan ninyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, meaning, ang isang kasakit-sakit na kamatayan sa mga hindi mananampalataya habang hinahatak ang kanyang kaluluwa. Ha? Hinahatak to kasi ayaw niya bigay eh. Meron silang mga panghawak na parang may mga simang tela na matigas yun. Pag binalot sa iyo, nahatakin ka nila. So habang hinahatak, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanilang mga kamay, sabi niya, ilabas ninyo ang inyong mga kaluluwa at babayaran kayo ng kaparusahaan sa pagkaiba dahil sa sinambit ninyo hinggil kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito kapag napagmasdan ninyo ang mga zalimun, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sa kasakit-sakit na kamatayan habang ang anghel ay humahatak sa Allah. Meaning, bakit sila inahatak? Dadakuan ko mamaya. Dahil sa pambalot na kung saan parang may mga hook ito ayaw ibigay. So pag inahatak yun, mangingisay ang tao dahil ang kanyang mga vein, ugat, mga puputol yun. Kaya makikita nyo ang namatay na kufar, aangat yung likod niyang napakataas at mangingisay siya, maninirik because of that. Hindi lang yan. Habang hinahatak ang mga ito, ng mga anghel, ang kanyang kaluluwa, sinasabayan nila ng palo sa likod, sinasabayan nila sampal at palo sa kanyang mga mukha. Talagang ginajudge na siya, pinaparusaan na ang taong ito. Okay? Sa Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idha yatawaffal ladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhum wa adbarahum waduhu adabal harik. At kung inyong mapagmamasdan ang mga anghel na kumukuha ng kaluluwa ng mga hindi sumasampalataya, sila ay hinahampas sa kanilang mga mukha at likuran at nagsasabi, lasapin ninyo ang kaparusahan ng naglalagablab na apoy. Lawakbar, parusa, torture. Kaya sabi natin, ang pagkamatay ang simula ng judgment sa mga tao. So dakuhan natin ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But before that, alam niyo ba ang mga taong mga hindi mananampalataya, magnanais silang bumalik sa mundo. Talagang maghihiling silang makabalik sa mundo kapag nakita na nila ang susunod na buhay. That's why, ito ay inarrays ni Abu Ubada at ni Abu Huraira. So sabi nila, na ang tao kapag siya, nalaman na niya ang paglabas ng kanyang kaluluwa, nakita niya kabila, nalaman niya ang judgment, na siya ay pinarusahan na at malalaman niya ang puot at galit at sumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala, malalaman niya yan. Alam niyo ba sasabihin niya, O aking Panginoon, ibalik mo ako. Perhaps sabi niya, ako ay gagawa na ng mabuti. Balik niyo ako. Wala na. Hindi na siya maaaring bumalik. At isa pa rin dito sa mga hindi mananampalataya, kapag ang kanilang pumasok na ang time of death, meaning reject na rin ang kanilang manalig pa kay Allah. Hindi na sila matatanggap kahit magsabi ka pang asyadu an la ilaha illallah, hindi na tatanggapin niya kapag nasa time of death ka na. Like Paraon. Si Paraon, nagsyahada siya sa panahon ng kanyang kamatayan nang ilinunod siya, sabi ni Jibril alayhis salam. Sino ang sabi nito? Lang sinabi ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu, okay? Na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, nang si Paraon ay ilinunod ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang sinabi niya, "Now I believe. Asyhadu an la ilaha illallah, there is no true god except you, ya Allah."
So dito, si Jibril alayhisalam, pinasakan niya ito ng putik. Bakit kaya? Hindi na natanggap bago niya pinasakan. Ang nangyari kasi dito, time of death na ni Jibril, Firaun, alam naman natin kapag ang kaluluwa ay lumabas na sa ating mga kwelyo ng ating mga ligaw o ating mga lalamunan, makikita mo ng next dimension, kahit magsyahada ka, hindi natatanggapin. That's why, nonsense ang kanyang syahada na makita niya na ang masamang balita para sa kanya. Ngunit si Jibril ay salam, nangangamba lang siya na baka tanggapin pa ng Allah, baka makakabagab pa ng Allah, even na gano'n silang pakambaran niya ng putik para sakali, mas sure na hindi na siya makapagsalita lang gano'n, baka sakali makabagab ang Allah, subhanahu wa ta'ala. That's why pinasakan niya ng putik ito para tuluyan na itong mamatay. Bagamat hindi natanggap ang kanyang syahada because nandoon na siya sa bingit ng kanyang kamatayan. Alam natin, ang bingit ng kamatayan kapag lumabas ang kaluluwa sa lalamunan o paglitaw ng araw dito sa lubugan, wala nang tatanggapin pang repentance o pagsisisi o pagsyahada. So dalawang klase ngayon ang mangyayari, ang taong mamamatay na hindi mananampalataya, hirap na hirap, iiling siyang pabalik dito kapag nakita niya na ang kabilang buhay, ang mga masamang balita sa kanya, wala na. At isa pa rito, kahit magsyahada pa sila, nonsense na ang kanilang pagsisisi kapag sila ay nasa bingit na ng kanilang kamatayan. Now, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakuha natin ang kamatayan naman ng mga hindi mananampalataya. At sinabi niya, abang sila ay nakaupo, hinihintay ang hukay ng maililibing na kapatid sa pananampalataya, sabi niya, katotohanan naman ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay sumuway, na siya ay hindi nanampalataya at almost paalis na sa mundong ito at papasok na siya sa kabilang buhay. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mga malalaking anghel ay darating. Malalaking anghel ay bababa sa kalangitan. Bababa ang mga anghel na ito. At ang mga anghel na ito, malalaki, madidilim ang kanilang mukha. Malaki at madidilim, nakakatakot. Madilim at malalaki, mababagsik ang mga anghel na darating na ito. Okay? And then the situation, ito ay bababa din mula sa kalangitan sa kanya. Okay? Bababa din sila mula sa kalangitan. Madidilim, mababagsik, malalaking katawan ng mga anghel. At ito ay mayroon silang dalang pambalot. Iba naman pambalot ngayon. Hindi mabango, hindi malambot. Matigas na pambalot. At ang pambalot na ito ay gawa sa impyernong apoy. Wow, akbar po kanina, gawa sa paraiso. Itong mga hindi mananampalataya, gawa sa impyernong apoy. Alam niyo naman, may damit sa impyernong apoy. Apoy din, na damit, na isunusuot doon. Gawa itong pambalot sa impyernong apoy. At walang pinakamabaho sa mundong itong maaamoy mo. Desa sa daladala nilang ito. Napakabaho ng dala ng mga malaika na ito. So pagkatapos nilang dumating, makikita ng hindi mananampalataya sa kanyang abot tanaw ang mga mababagsik, malalaki at madidilim na mga anghel. Dito pa lang makakaramdam na siya ng pagkatalo. Hindi pa na pa nagsasalita. Darating ngayon si Malakal Maut at pupunta ito sa kanyang uluhan. Okay? Anong sasabihin ngayon ni Malakal Maut? O ikaw na malisyoso at masamang kaluluwa? Sasabihin niya, lumabas ka mula sa galit at poot ng iyong Panginoon. Itong Malakal Maut, itong Rangya, itong soul na ito, gusto niyang lumabas. Nang marinig niya yun, babalik siya, magtatago siya sa katawan ng tao. Meaning, ang hindi mananampalataya, hindi niya ibibigay ang kanyang kaluluwa katulad ng Muslim na agad-agad siyang lalabas dahil sa magandang balita. Siya, aatras siya at magtatago siya sa loob ng katawan ng kanyang katawan o katawan ng tao. At dahil hindi siya lalabas, nakahanda sa kanya ang isang telang matigas na ito ay mayroong sima, ansilito, gaya na sabi ko, ansilito, ang alas bantala, nakakalam, dinitetali lang natin kung ano lang ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi tayo pwedeng magdagdag dito dahil ansilito. Ito lang ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibabalot nila sa isang magaspang na tela at ang mga sima na ito, parang bang yung mga nakita yung mga hook na ganyan, mga pagkano kayo sa isda, namimingwit, ganito, mga bakal to, mga ayon to. So ibabalot nila sa iyon at hahatakin nila yon. Makikita nyo ang tao, hindi kasama sa dito, pero natural itong nakikita natin, nangingisay sila, naninirik ang mga mata, pumapangit ang mukha, at umaalsa ang kanilang likod. Ganon mo silang makikita
ang hirap ng kanilang dinanas ng kamatayan. Subhanallah, ipalayo tayo ng Allah Subhanahu wa ta'ala. At bawat ngayon anghel in the earth and in the heavens, susumpahin ng taong ito. Kanina pinagduwa nila ang Muslim. Pagpapatawad ni Allah Subhanahu wa ta'ala, ito isusumpa nila at pati ang mga pintuan hindi nila bubuksan para sa kanya, para iakyat doon sa seven heaven, malapit kay Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindi nila bubuksan. Kabaligtad rin ito ng Muslim. Pagkamatay, bubuksan na ang mga pintuan na at siya ay inihintay na makadaan sa kanila at inihingil ng mga malaika na mabantay nito na makadaan ang bangkay na isang matuwid na Muslim na ito. Pero ito, hindi. So, walang isang kurap ng mata, ibabalot ito ng mga malaika ang kaluluwa ng mga hindi mananampalataya. At pagkatapos ay iaakyat nila. Pagdating sa verse 7, gaya ng sabi natin, hindi binubuksan dito ang pinto para sa kanya. So meaning, hindi siya makakapasok doon sa kalangitan. At ang mga anghel na nakakakita sa kanya, dahil sino yung mabaang taong yan? Sino yung masamang taong yan? Ganon ang salubong nila sa verse 7. Okay? So sasabihin nila, ito ay si anak ni ganito sa masamang mga pangalan. Meaning mga hindi mananampalataya. So hindi ito magbubuksan ng pintuan doon sa kalangitan. Mas madaling makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mga taong ito na makapasok sila sa pintuan ng unang kalangitan. Bah, imposibleng makapasok sa butas ng karayom. Meaning, mas imposible silang makapasok doon sa pintuan ng verse 7. Then, because hindi sila papapasokin doon, sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, itala nyo sa sijjin. Ang sijjin, ito yaong talaan ng mga kaluluwa na mga masasama. So, meaning, in mutaffifin, sijjin and ilion, mababasa nyo, ito ay talaan ng mga kaluluwang mabuti, ilion, at sijjin, talaan ng mga kaluluwang mga talunan, masasama, sijjin. So dahil masama siya, sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, itala nyo siya sa sijjin. So itatala ang taong ito sa sijjin, at alam nyo ba, hindi ito ibabalik ng mga malaika. Hindi katulad ng Muslim kanina, bit-bit nila, tinaas nila, inakyat nila up to 7-11, ibabalik pa nila doon sa kanyang kubur, sa kanyang kaburun, sa kanyang libingan. Ito hindi na. Kapag akyat nila sa taong ito at itinala na sa sijin, ibabalibag na nila ito. Subhanallah. Ibabalibag nila ito sa ere, ang taong ito, itong kaluluwang ito, until na makabalik siya kung saan ang kanyang katawan. Doon niya babagsak ang kaluluwang niyaan para pagsamahin at para hintayin si mungkarat nakir at dumaan ng trial. Pero sabi ng iba, wala na raw trial ang mga hindi mananampalataya. Pag dako ko, doon ko sasagitin niya kung may trial ba, mayroong magkatanungan ang mga kufar doon, sino ang rab mo, sino tong taong ito, anong reliyon nyo. Sabi ng iba, hindi na. Sabi ng iba, tatanungin din sila. Ang sabi ng iba, doon sa ikokrito yon, yung tatanungin na sinong rab mo, sa kataka-taka, kung anong narinig ko, yung sasabihin ko, dito ay sugo ng Allah. Sabi nila sa mga hipokrito yun at hindi mananampalataya. So pagdating natin sa interview or trials, sasabihin ko kung kasama ba sila o hindi, at sino ang mga exemption. Hindi natatanungin sa kubur o libingan na sino ang rab mo, sino yung propeta mo, anong relihiyon mo, sino ang mga exemption. Malalaman natin, hindi na sila tatanungin doon, exemption sila sa tanong na yun ng ni Munkar at ni Nakir. So ang taong ito, ibabalibag sa ere ang taong ito. Wala nang pakialam mga manghel, pagkatapos na may tala si Sijin, itatapon nyo sa ere yun. So dadapo hanggang ito ay magpagewang-gewang sa ere hanggang sa makatapos siya sa kanyang katawan at pagsamahin at maririnig niya ang huling hakbang ng mga mahal niya sa kanya sa buhay. Iiwanan na siya. Kasi pagsasamahin na yun eh. Pag pinagsama yun, remember, hindi pinagsamang totally pinasok yung kaluluwa. Sa araw pa lang yan ang paghukom. Allah knows best. Nagbigay ng mga opinion ng ating mga scholar, itatabi lang, i-attach lang para magkarandam ka ng buhay na kutayin ng Ibn Rahimahullah at iba pa Ibn Qayyim Rahimahullah. So hindi ito ipapasok ng lubusan. Itatabi lang. Okay? So pagtabi nito, mararandaman mo yung mga nakipaglibing ngayon, naaalis yung huling akbang, pati huling akbang, kusin na huli,
mararamdaman mo yun ang huling akbang na yon, bagamat hindi mo na alam kung sino yan, pero sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, huling akbang na nakikipaglibing either pamilya mo o sino man yan, maririnig mo siya. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so meaning, alam mong iniwang ka na ng mga tao sa mundo, no, kung saan nabubuhay ka, ngayon nasa kabilang buhay ka, nasa daigdig ka ng pangatlo, wala ka nang makakasama doon. Kahit na sinong mahal mo sa buhay sa mundo ito, pagdating sa iyong kubor, kahit na isa, wala kang kasama doon. Kahit na ang iyong asawa, ang iyong anak, mahal sa buhay, pamilya, ina at ama, maging kayamanan mo, wala kang kasama doon, maliban lang ang ginawa mo, mabuti man o masama. At naniniwala tayo na ang gawang mabuti at masama sa kubor, mag-aanyong tao ito, dahil ako din ako dito, at sasabihin mo, sino ka? Ako ang iyong companion sa daigdig. Magkasama tayo dito. Kung ikaw ay nagwagi, magandang companions ang nasa harapan mo at napagamo. Kung ikaw ay nasawi, napakabaong companions at napakapangit na companions. Dahil yun ang gawa ng mga tao, ang magkokorting, yun ang iyong ginawa. Habi niya sabihin sa'yo, ako ang iyong gawa noong sa mundo. Kaya magsasama tayo dito. Yun lang ang kasama ng tao sa kanyang kubur, ang kanyang ginawang mabuti at masama para makasama mo. Can you imagine, kasama mo kung mabaho siya, baho niya, kasama mo doon kung mabaho siya, companions mo siya. So walang ibang kasama doon, wala ang asawa, wala ang mahal na ina at ama, walang mahal na anak, wala ang iyong karir, walang kayamanan, wala lahat. Ang lahat ng iyon ay iniwanan ka. Diba? Sa libingan, ilan ang susunod? Pamilya mo, ari-arian mo, at ang sinusuot mo. Anong maiiwan? Aalis yung kayamanan mo, mga sasakyan, uuwi yan. Salapin mo, dala lang yung pamilya yan. Aalis din sila. Ang iyong suot, yun lang ang kasama mo doon sa libingan. Kung ano ang iyong suot-suot, yun na lang ang tanging natira. At madudurog, matutunaw, babago, uuhurin ang iyong buhay doon. Subhanallah. Ito ang susunod nating topic, ang trials. Kung aabot tayo sa mga punishment o ano pang ibang sitwasyon, inshallah, ipaliliwanag natin kung ano ang ibig sabihin ng barsak, dadakuha natin ang trials. But ang focus natin sa susunod, before tayo pumasok sa trials, sa katanungan ni Munkar at Nakir, dakuhan muna natin ang mga ebidensya kung anong ibig sabihin ng barsak. Okay? So, dad na tayo dadako sa susunod. Tapos na tayo sa kamatayan ng tao, sinimulan natin sa pagkilala sa kanila, isang mananampalataya, hindi mananampalataya, bakit nakagawa ng kasalanan, ang mga tao, at ang paglabas ng isang kaluluwa ng isang matuwid na tao, ang Muslim, at paglabas ng kaluluwa ng isang masamang tao, detalyado ito from hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At ngayon, pareho tayong tapos. Ibinalik na ang kaluluwa ng mabuti, mabuting pagbabalik. Dinala na lang ang kaluluwa ng mga Muslim at isang masamang pagbabalik na itinapon lamang. Pareho sila ngayong iaatat sa kanyang katawan para makarandam ng huling akbang na aalis doon sa kanyang kubur. Then maya-maya darating si Munkar at Nakir. Inihintay lamang para interbito. Dito tayo sa susunod ngayon sa trials na ito sa libingan. Insha'Allah. Wa akhiru da'wati alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka lahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allahu Allah.